Hi guys, it's me, JV. Welcome back to my channel. For this vlog, i-share ko sa inyo yung workout tips ko and kung sino yung fitness trainer na ginagayahan ko. Kung gusto niyo malaman, just keep on watching. So ayun na nga guys, nasa Qatar ako, nag-gain talaga ako ng weight. Tumaba talaga ako and marami na rin naman nakapansin na tumaba ako. And ako rin naman napansin ko. And kasi due to stress and work na din, dahil doon, napabayaan ko yung health ko and napabayaan ko na din yung sarili ko. Nag-decide ako na mag-workout ulit, mag-exercise. Kasi, di lang naman dahil gusto ko tumayad. Pero may mga benefits din naman kasi yung pag-exercise sa akin. Number one, nare-regular niya yung bowel movements ko kasi constipated ako. And kapag nakakapag-exercise ako, na-ease na yung constipation ko. And number two, na-improve niya yung mental health ko and mood. Kasi minsan, nakakapag-reduce siya ng anxiety and depression ko and nagiging masaya ko after ko mag-exercise, which is good. Lalo na ngayon, this quarantine, nasa bahay lang tayo. Isa to sa magandang activity na kung pwede niyong gawin na pagka nagkakaroon kayo ng anxiety or depression kasi nababago yung mood talaga. And para sa akin, nagiging masaya ako after ko mag-workout. And third is, nag-improve yung sleep ko. After ko mag-workout, nakakatulog na ako ng mas mabilis and mas mahaba yung tulog ko. Isa na to sa everyday routine ko itong pag-workout. And yung workout tips ko din, first is always find the reason to be motivated every day. Kasi syempre, tulad niyo rin naman ako, may times na tatama rin ka talaga mag-workout. And ang ginagawa ko talaga, kasi sinaset ko yung sarili ko na each day dapat maging productive yung araw ko. Ayoko na wala akong nagagawa sa isang araw. Kasi parang, diba, ewan ko akong ako lang ba to, kayo din. Kasi ako talaga gusto ko everyday maging productive yung araw ko. Ito yung isa sa mga activity na ginagawa ko. And second, syempre, mag-set ka ng goal. Dapat yung goal realistic, syempre. Ako kasi, ang goal ko is in 2 months, dapat mag-lose ako ng weight. So, nag-lose naman ako ng weight from 55 kg to 50 kg. Which is good and maganda rin yung result na pag-exercise ko. And third, syempre, kahit nag-work ka, work from home ka, or gumagawa ka ng gawain bahay, pwede ka pa rin makapag-exercise. Ako kasi gawain ko yun, isa yun sa ginagawa ko talaga, lalo na kapag hindi ako nakakapag-exercise. And kasi naging busy ako maglinis ng bahay, OC kasi ako, so ayoko nang makalat. Isa yun sa ginagawa kong workout is yung paglinis ng bahay, which is good kasi pagpapawisan ka talaga, lalo na ngayon, summer, napaka-init. And fourth is, schedule your workout time. Ako, in-schedule ko yung workout ko sa gabi. Kasi, after ko makapag-workout, ang sarap ng tulog ko. Nakatulog ako agad at nagpa pa rin tulog ko. Which is good sa akin, di ba? Kaya, ang workout ko is 6 p.m. or 7 p.m. Fifth is, seek advice from your healthcare provider regarding your diet. Kasi yung diet ko, pwedeng applicable sa inyo, pwedeng hindi. Kasi ang diet ko, kumakain naman ako 3 times a day, pero less lang yung kain ko. Pagagising ko kasi sa umaga, umiinom na ako agad ng tubig kasi nakaka-full siya ng stomach mo agad. Yun, nag-grind naman ako, pero konti lang. Since ang workout ko, 6 p.m. or 7 p.m. yan, kumakain na ako before ako mag-workout. Na-discipline ko talaga yung sarili ko. Six is, syempre, choose your fitness trainer. Ako kasi, marami naman ako na gayahan ng fitness trainer. Isa si Chloe Ting sa female fitness trainer na ginagayahan ko before sa YouTube. Okay naman yung mga workouts niya. Kung nakikita nyo, meron din siya pang abs, pang butt, pang thigh, and pang arms. Pero meron lang talagang naging mas effective para sa akin. And nakita ko yung results. Pero isa lang talaga yung effective sa akin and nakatulong talaga sa akin kasi yung mga workout tips niya sobrang grabe talaga. Okay na to kung okay, pero pagpapawisan ka and effective talaga siya. Si Pamela Rice. Ewan ko kung tama yung pag-pronounce ko ng surname niya ha, pero i-check niyo yung YouTube niya. Ang ganda ng mga workout niya kasi ang ganda rin mga choice of music niya kasi
ako rin, for the workout, takto ko syempre maganda yung music ko, diba? Kasi mas dun kagaganaan. So ngayon, i-check nyo, and may mga dance step din siya, which is good. Kasi, syempre, nakakasayaw-sayaw ka din, ganyan. And last, syempre, may cheat day ako, hindi mawala yung cheat day. Kasi, syempre, importante yun. Kasi may mga cravings tayo. Ayaw nga i-craving sarili ko sa mga favorite foods ko, like milk tea, ganyan, pizza, lahat ng mga sweets na favorite ko. Syempre, kumakain pa rin ako every weekend. Weekend ng cheat day ko. So, ayan guys, yun yung mga workout tips ko. First is always find the reason to be motivated every day. Second, syempre, set a goal. It should be realistic. Third is work out during your work day. Fourth is schedule your workout time. And fifth, seek help from your healthcare provider regarding your diet. And sixth, syempre, choose your fitness trainer. So, ayun guys, sana mag-work tong workout tips na binigay ko sa inyo. Kasi sa akin, umi-texto naman siya. Gusto ko lang din mag-thank you kay Paul Gomez sa gumawa ng intro. At sa napakabait mo. And, ayun guys, kung nag-enjoy ka ngayon sa vlog ko, please like, share, comment, and subscribe. Don't forget to click the notification bell para updated ka sa new vlog ko. Bye! Stay safe!